Paabot na sa mahigit 3,720,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ang 1,660 na bagong kaso habang walang nadagdag sa mga namatay. Noong July 4 hanggang 10, mahigit 10,000 ang naitalang kaso na katumbas ng 1,467 na average cases kada araw. Mas mataas ito ng 39% kumpara sa sinundang linggo. Pinakamarami pa rin naitalang bagong kaso sa Metro Manila, pero naniniwala ang Okta Research Group na bumaba na ang growth rate sa rehiyon dahil dito malapit nang maabot ng peak o pinakamataas na bilang ng magkakasakit. Ang projection natin, initially mga by mid-July sa Metro Manila, possible naman na yan pa rin yung peak around mid-July, or pwedeng ma-delay yan, pwedeng mga late July. And as we mentioned, we're expecting more than 1,000 cases, maybe up to 2,000 cases per day sa Metro Manila. Kung ma-prolong yan, pwedeng pa rin tumaas ng konti, mga 3,000 cases per day. Iginiit din ni Okta Research Group Fellow Dr. Guido David na kahit tumaas sa mga kaso, mas maganda na ang estado ng bansa kumpara noong pagkalat ng Delta variant. Yung wave nung last year, particularly yung Delta, maraming severe cases kaya napuno yung hospitals. And yun yung primary reason kung bakit tayo napilitang mag-lockdown. Nung January, mataas yung cases, pero dahil mataas yung vaccination natin at Omicron ito, mostly mild cases. Ayon naman kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, hindi pa kailangang magtaas ng alert level sa bansa kahit tumataas sa mga kaso ng COVID-19. Pero napapanahunaan niya para gawing mandatory ang pagtuturok ng booster shot. I think it's high time that we need to mandate the booster vaccination to the general population. Kailangan mandatory na siguro para lang ma-increase natin ang protection. Especially now, we are preparing for the face-to-face classes in November and the workplaces are also open now. Si infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante.